Ayan, good morning. So, kumusta kayong lahat? So, ngayon ay may gagawin tayo dito. This is from... ang address niya is Doña Rosario, Quezon City. So, walk-in yung client. Dinala dito sa atin sa Antipolo City. Si Sir... hindi ko babasa yung sulat niya. Leonard, Tiberge, Terence, Borso, Seso. Gwen, so hindi ko mabasa yung pangalan, masulat. So, yung i-re-refer natin ay Galax. Ito siya, guys. So, it's Galax. Ayan. So, mayroon na siya mga plaques. Ibig sabihin, galing siya sa repair shop. Galing sa ibang technician. Ayan, dami ng plaques. Ayan, so ito ay Galax GTX 1060 OC 3GB DDR5 128 bit. Okay, so check natin kung anong problem. So, 12 volts natin. Check natin. So, yung ating 12 volts. So, not shorted naman. Hindi naman siya shorted. Okay, not shorted din ang 3.3. So, external power supply. Okay. So, not shorted. Okay, ang nakalagay dito, no display pan-spinning. So, testing natin. No display not spinning. Ibig sabihin, error not detected. Okay? So, hindi natin, huwag na natin saksakan dito sa... para malaman natin kung may display on board. Para masabi natin not detected. Okay? Power on. Okay, pan spinning. Okay, umilaw ang keyboard. Ibig sabihin, detected siya. Pero yung display, naka-red pa rin. Okay. So, problem natin is detected. No display lang talaga. So, check natin yung voltage sa likod. Meron yung mga test point dito. So, yung test point dito, test natin kasi no display siya. Detected naman siya. So, GPU. So, wala siya. Walang voltage. PCIe. So, wala din. Ang video memory. DDR. DDR volts. So, wala. 5 volts. So, hindi rin present ang 5 volts. So, patay din. Wala ding 1 volts. 1.8 plus wala din, guys. It's dead. It's dead, guys. Mukha na mag-warm naman yung ano niya. Jeep. Pero it's dead. So, hanapin natin yung coil dito. Kasi 1.8 yan eh. Kasi may 1.8. Wala ang laman yung coil. Walang boltahe. So, ibig sabihin, so, na-rape na siya eh. Na-rape na, guys. Na-rape. Sa dami ng plaques, oh. Ayan. So, subukan na lang natin kung magagawin pa natin ang paraan. So, buksan natin siya. So, napag-ano na siya. Swerte na lang natin, wag na pagana ulit natin to. Yung mga galing sa ibang technician. So, ayan.
Tanggalin natin yung backplate para maganda-ganda pagkakada pa ng pagtinaubang board. Ano na rin siya oh. Nare-flow na yung ano. Yung GPU chip. So, dead siya. Matik, may papalit ang piyasa to. Wala lahat ng boltahe. Totally dead. So, 1, 2, 3. 512 ang isa. Ang VRAM. So, nare-hit din yung ano, nare-hit din yung bihira mo. O, nag-ano siya. Kaya ito, nanggaling na sa atin or not. So, inspection natin, microscope inspection. So, wala siyang gates. Ibig sabihin, matik, hindi gumagana yung IC niya. Hanapin natin yung IC na yon. Ito yata yun. So, tingnan natin. Wala tayo schematic for this GPU. So, nasaan ang nag-o-open ng gates? Ayan, mga ano siya, moist. So, ito ay, I think this ang output nito is 3.3. Ha? 1.8 pala kasi may nakasulat sa board. 1.8 volts. So, 1.8 volts. Ayan, may ano na siya ng flux. Nirehit na yung chip. Bakit nirehit ang chip kung walang display, walang ano? Ayan o. Lagyan na ng flux. Dati VRAM. Napunta sa VRAM pero wala namang supply lahat. Bakit ganon? Dapat ba yun? Dapat bang i-reheat ang VRAM kung wala namang ano? So, hanapin natin na kanyang 1.8 volt supply. Ano to? This is PQ, UP16. Yun lang. Wala tayong piyasang ganito. Three two two one. Ah, wala. So, wala tayong ganong IC. So, yun lang. This coil is 12 volts. Check natin yung mga ano niya. Mga fuses. Buo yung resistor. Oops, napadikit na naman ang kamay ko sa ano. Napadikit na naman.
Sukatin natin to. O, ano to? 340. Wala tayo schematic kung nasa ng 1.8 volts niya. 5. Ito ba ang ating 1 volt? So, 1.8. Ito. So, 12 volts. I think this is a VRAM supply. So, 45. Baba lang. Tingnan natin yung nasa ng ano. Nasa yung ating 5 volts. Walang 5 volts eh. Patay. Ito ay... Ito yung ano. Ito yung ating... Tawag dito. BIOS chip. Power on. Oh, nagkaroon ng 1.6. Bigla uminit. Nangyari. Oops. Ay, sala pala. 1.8 volts. 5 volts. And this is lang uminit ang chip. Okay. Check na natin yan. Kung paano mga to. So, ibig sabihin na ito yung ating 1.8. Okay. Umiinit ang chip. So, ang problem nito. Kasi umiinit yung chip niya. Bakit kanina walang anong supply? Anong nangyari? So, tingnan nga natin kung may display. Kanina ayaw. Walang supply. Biglang nagka-power. Luloko ako na ito. Tingnan natin baka nagka-display. Nakuha sa magic. Uminit siya. Yung chip. So, power on. Ano natin? Mag-display kaya? Oh! Power up natin. May init ang chip sobra. Magyan natin ang cooling. Para sure. Cooling leak. Ayan. Okay. Power on natin siya. Power on. Parang umiinit yung chip. Tapos nabuo yung bigla yung supply. It's amazing. It's a magic. So. Oh. Yari. Wala na yata yung supply. Check natin. Meron. May 1 volts. What happened? 1.4. May B core ba tayo? Meron naman. May B core. Bakit kaya? Wala siyang display. Just DMI naman.
Bakit siya plate yung supply? Parang may display siya, guys. Look. Oh, may display. Ha? Huh? Mukhang nagluluko siya. Tanyan natin sa kabila. Sa port naman, ibang port. Pag ito'y nawawala ang display, or nagkaka-display, pag nasa dito sa extender. Plus pag onboard ay walang display, may problema ang ating data lines at signal. Okay, power on again. Okay, so walang display sa dito sa DVI. Walang display. Okay, wala din space sa DBI. So, try naman natin sa, ano, kabila. Sa, ano naman tayo. DP port. Okay. Power on again. Hindi natin mag-display. Okay, walang display. Walang display sa dalawa. So, HDMI. Meron siyang display. O, nagluloko lang talaga. So, hindi natin alam. Power up. HDMI ulit. Alamin natin kung bakit. Problema nito, wala tayong schematic. Okay, power on. Okay, nagdi-display HDMI nga. So, HDMI lang siya gumagana. Ayan. Oh, na-display HDMI. Ibig sabihin, may problem ang kanyang tawag dito. DP port at saka DBI. Magana siya. May display siya eh. Right. Check ko lang yung VRAM. Kung may field sa VRAM niya. Okay. Restart. Okay. Waiting to test the VRAM. Ibig sabihin, wala siyang, bakit wala siya dito ang display, pero sa HDMI, mayroon, pero di dalawa, wala. So, yung ganito kasi, wala tayong schematic dito, guys, para sa ganitong modelo. Okay, turn off. Ibig sabihin, kung ang customer natin ay gumagamit ng tawag dito, magamit siya ng dalawa na to, wala siyang display. So, subukan nga natin. Check natin. Problem nito, wala tayo schematic. Hindi natin ma-identify. Wala din kasi itong mga fuses eh. Yung fuse para sa ano, display. Hindi gaya ng ibang GPU, gumamit siya ng fuse. Para sa display.
na kapag nagka-problema yung ano, may na-sense na shorted. So ano siya? Gagana siya. O mag-o-open yung fuse kapag hindi mag-work na maayos. Ito kasi wala siya. Ang dami pati plaks oh. So, ang ginawa dito. So, try muna na pala natin ang built-in dito. Para malaman natin baka hindi gumagana sa built-in. At ang built-in bang ang tawag dito? Onboard. Ano natin sa PCI onboard. Kasi minsan sa extender lang siya gumagana. Baka ano. Hindi gumana. Okay. Try natin dito. Power on. So, tingnan natin kung magdi-display. So, nag-display siya. So, ibig sabihin, ang GPU niya ay working. Gumagana siya. Baya di, ano lang, DB, HDMI lang siya. Okay, power off. No need to test. No need to test ang VRAM. So, gumagana rin. Ang sira lang ay dalawang port. Check na natin kung ano yung naging issue ng port na ito. Bukan natin siya silipin. Ano kasi nito, baka sira na to eh. Kailangan palitan. Napuputol din kasi yan dun eh, sa loob nito. Oops. Dikit na naman. Saan ang kamay ko? So, wala kasi siyang fuses eh. Mapa natin. Yun ah, pang connection nyo kasi hindi gumamit ng fuse. At ang fuse na ito, iba na ito eh. 12 volts ito eh. This is a 12 volts fuse. So, wala naman tayo nakikita ang missing parts. Pinagkano na, nagkaroon ng blocks. Ito. So, ano mga to? Bakit siya ay binungkal? Tingnan natin tong parts na to. This is 1 R, 1 ohms. Tama, 1 ohms lang. It's working to. So, pinatanggal dito kapasitor. Bali, tatlo. Baka walang, kaya walang display. So, subukan natin yung lagyan.
I think dito yung output niya. Punta sa signal. Bali, dito lang, isa lang. Dito walang laman. Pero dito may laman. Okay. Matanggal lang ba? Pero magdi-display dapat eh, kahit wala yan. Sukatin natin to, kailang ohms? 10K? Okay, this is 6 ohms. So dapat dito may 10K din dapat. Third 6M, nasa 6M. 10K. Ito, isa. Ganun din 10K. Natin kung may short dito sa display kasi ito eh, so wala naman, so ito bakit siya may flux, anong reason at may flux siya, hindi naman siya shorted. Okay, bakit siya may flux dahil dito. May amazing pa rito. Capacitor. Dito pa. Ano ba ito amazing? 3 GB. Ito maghanap na lang ako ng donor. Marami ako nito. May mga amazing siya. Palitan ko yung mga amazing parts. Hanap muna akong donor. Okay, let's continue our repair. So, yung nire-repair natin. So, nilinis ko na siya, guys. Then, nakahanap na ako ng pyesa. Yung mga pinalitan natin. Ang ginawa natin, guys, ay nag-research na lang ako, guys, ng mga kamuka. Kasi, missing parts. So, may mga missing parts siya. So, yun ang problema. Nilinis ko na siya, guys. Then, nilagay ko na yung mga pyesa, no? So, ang pinagbatayan natin ito. So, pakita ko na lang sa inyo. Para naman may idea kayo. So, share natin ang screen. Ayan, guys. Bali, ang ginawa ko na lang. So, dahil wala akong makitang board view. So, nag-ano na lang tayo.
Ayan, sinerge na lang natin yung ano, example. Tapos kumuha tayo ng same board. So ayan. So 6 GB siya. Ang kinuunan ko guys dito ay ito. Yan, kinagunan ko na lang. So may nawawalang piyasa dito. Medyo malalabo pero kailangan ma-identify ko siya sa mga missing parts. So yan yung mga kinunan ko at saka yan, bali kiniklik ko lang siya guys, yan. Tapos yan, medyo kahawig naman siya pero 6 GB guys ito. Ayan, mapapansin nyo. So, inaano ko lang, tinatry ko na lang ihawig. Tapos, mayroon pa ako isang kinunan. So, hanapin ko lang. Picture na lang guys, pinagbasihan natin. Tapos, tinester ko na lang yung mga missing parts niya. Halimbawa ay, show ko na sa inyo yung screen. So, ayan. Halimbawa ito. So, bali ito guys, pakita ko sa inyo yung mga missing parts natin na aking mga pinagpapalitan. Okay? So, sa GPU chip, ayan, ito yung ating isang missing, yung capacitor na ito. So, doon ko na lang ito binasi sa mga picture lang, guys, yan. So, medyo hindi maganda yung hinang ko, pero okay lang. It's connected naman yan. Okay yan, maganda ang connections. So, ayan. Kumuha na lang tayo sa donor board. Ito yung nawawalang piyesa. At saka ito, isa na to, medyo pangit lang yung position guys. Kasi ayaw talaga guys niya kumapit kasi ibang solder niya. Yan. Pero it's okay, it's connected. Connected yan. Connected na yan sa connection niya. Hindi siya maglulose. So marami naman yung solder niya na nahilapat. Bali ito yung missing, isa, dalawa. Tapos, meron pa ditong missing. Sana yun. Hanapin natin. Ayan. So, ito guys. Ito yung ating isa na I think ito yung ginalaw ng isang ating ng naunang technician na tumira. So, siyempre, maraming blocks. Tapos ito yung missing parts. Nilagyan ko siya. Ito lang guys. Hindi, I'm not sure. Ito kasi mukha naman siyang existing. Pero may bagong hinang kasi siya yung ano dito. So, I think hindi na siya kasama. So, nagtingin-tingin kasi ako sa ibang ano. So, subukan natin sa board view. So, para sure. Ah, board view. Wala pala akong board view. So, mayroon ako ditong isang GTX 1060. Share natin yung screen. Ayan. So, ito siya. Kasi, di ba, pansin natin, walang display yung ating ano, tawag dito. Yung ating DP port at saka DBI port. So, ayan. So, ngayon, search natin yung mga missing parts. Tingnan lang natin, guys, kung parehas. Pero, I'm not sure, guys, ha. Kasi, ano siya? Ibang version nito. Ang model kasi nito. Asa na yun? Ayan. So, ang model nito nating ano ay Galaxy GeForce GTX 1060 P65U Reversion 1.0. So, wala kasi, hindi ko makita yung version na ito, kung anong version itong ano na ito eh. GPU na to. So, wala tayong makita ang version. So, mga burado na kasi siya. Ayan. So, siyempre, old na kasi siya, kaya burado na. Hindi naman nakasulat sa PCB board, kaya hindi natin ma-identify yung version. So, ngayon, dahil lang pa tayo, so, subukan na lang natin kung parehas. So, yung hinahanap natin dito ay R resistor 787. Tingnan natin kung available. Subukan natin mag-search. So, find. R 7. Ito, 787. So, tingnan natin kung available. Ayan, may lumabas siya, guys. So, this is drivable enable. So, 10K siya, guys. So, mayroon siya nakalagay na 10K. So, ang connection niya. So, iba yung connection. So, may naka-value pala siya, guys, na 10K. So, lalagyan natin siya ng 10K. Para maging maayos yung ating
So may resistor naman ako dito, guys. I think 3.3 kasi siya, guys, eh. Kaya kailangan natin siyang lagyan. Naka-pull siya sa isa pang resistor. So R73. So nasaan kaya 'yon? Ito lang yung mahirap, guys, maghanap kasi wala tayong board view. Mano-mano siya. R73, medyo nasa kabila. Mas malayo. Sa kabila. R73. So, mahirap hanapin, guys. Mahirap hanapin. Kasi nasa kabila siya. R73. So, malayo yun. So, mahirap siyang hanapin. Ang gagawin na lang natin dito. So, lalagyan ko na lang siya ng 10K. Meron naman tayo dito ang available eh. Bali, ito yung missing. Yung capacitor, nalagyan ko na. Tapos, naiayos ko na rin itong resistor na 1.8 yata to. I think this is 1R8. And ilang volts? 1.5 yata. So, I'm not sure, guys, ha. So, tansya lang natin. So, wala namang problema kung ano, pwede natin yung i-search sa internet. Yan ang value ng resistor. Kung may nakita kayong ganyan, 1R8. Search nyo lang yan sa internet. Hindi ko masyado matandaan. I think 1.5 volts siya. 1.5 ohms. So, tingnan nga natin para sure. 1R8 resistor. So, this is 1.8 ohms pala, guys. 1.8. Sorry about that. So, 1.8 ohms. Ayun ang kanyang value. So, nandun na pala yung value natin, ano? So, nakaano na. So, lagyan na lang natin ang resistor dito. Para pag mapagana natin yung kanyang DBI. DBI at saka anong isa? Display port. Okay? Yan. So, kunin ko lang yung aking mga resistor dito. So, alam ko marami ako tayong resistor dito. Nag-invest talaga tayo. 10K. Gahanap lang tayo. At alam na. Marami siya eh. Actually, binili ko lang ito, guys, sa Shopee. So, kailangan ko kasi siya. Binili ko na lahat. Dami ko na binili. I think ang size nito ay... Ano bang size nito? So, nalimutan ko na. So, never mind. Kailangan ko mag-proceed. So, itaktak muna lahat. Isa-isahin natin. So, hinahanap natin ay 10K. Malimit kong ginagamit. Ito yata yun. 100K ito. So, malimit kong ginagamit. 100K at saka 10K. Ayan. So, isa-isahin natin. 12K. Yun lang, medyo maano maghanap. Pero ganun talaga, kailangan tiyagain. Ayan, so 270 to 22. Alam ko nagamit ko na yun eh. Sana hindi na misplace. So 910K. 3K. K. R. So, hindi yan. 10R yan eh. Ang kailangan kasi natin ay 10K. So, tingnan natin yan. Malapit-lapit. 10K, ayun, guys. So, actually, nakunan ko na nga siya. This is a 10K. Okay? Okay na natin siya. So, 10K. Hindi nyo pala kita yung aking binibilang. Ayan. So, this is a 10K.
sa microscope natin at naglilipad dito. Naglilipad yung mga resistor. Its smallest part kasi siya. Napaka-small nitong ano nito, resistor. Ayan. Buhay na natin. So, maliit lang yung resistor na yan. So, 10K ang ating kailangan. So, mama misplace pa natin. Balik na natin to. Lagay na natin sa lalagyan ng resistor. So, yan na. Nag-invest tayo guys dyan sa resistor na yan. So, ang bili. So, nasa... Alam ko na sa 1,000 mahigit yung nagastos ko sa pag-invest sa resistor, SMD resistor. Kasi kailangan ko yan sa laptop eh, sa pag-repair ng laptop. So, kaya yung kalimitan kong ginagamit. Kaya nag-invest talaga ako sa resistor. Kahit medyo mahal, ay talagang ganon. Kailangan mag-invest. So, i-charge naman natin yan sa customer. So, yung nire-repair natin ay... tawag dito. No di nalagay is no display, okay? So no display yung ating nire-repair. So tanggalin muna natin yung existing para mabilis. So hindi pa mainit. So, ito yung binili ko guys sa Shopee itong mga ano na to panghinang. Alam ko nasa 300 lang yata ito. Kasi kailangan ko ng smallest. Ayan, natanggal na natin. So, ilalapat na natin yung resistor na smallest. So, ito ay ingatan lang natin kasi tumatalsik ito eh. Actually, tumatalsik siya. Sumuka natin. Mag-apply tayo ng flux. Tapos, gamitan natin ng LED. So, lagyan natin ng kaunting LED. Parang hindi yata umiinit ay mababa pa lang temperature. Parang naputol yata yung aking ano. Parang naputol yata yung aking panghinang. Hindi ko napansin ah. Ayan. So, okay na yan guys. It's connected na. Okay na siya. So, baling na ilagay natin pesa. Isa, dalawa. Tapos,
Dalawa, tatlo, apat. Ayan, so yun yung mga nailagay natin. So, nag-base-base lang tayo sa ano. So, tingnan natin yung nawawalang resistor. Ayan, kasi yung nawawalang resistor is 3 volts. Kaya walang display yung ating HDMI at saka, HDMI, isang DP port at saka, tawag dito, display port at saka DVI port. So, try natin. So, 3 volts kasi siya. Base sa ating ano dito, schematic natin, this is a 3 volts, tapos yung VDDDR on. So, ito guys ay connected papunta ng, try natin, next. So, galing siya ng isang IC. Ano to, IC? So, sa in siya eh, in. Ibig sabihin, try natin nga kung magdi-display. So, kasi 3 volts siya eh, mahalaga yung 3 volts na yun. Ito na natin siya isa lang. So, tingnan nyo, may ilaw naman guys. Mag-o naman yan. So, subukan natin siyang isa lang. Tapos, lagyan natin ng 6 pin. Tapos, unang display, unang testing natin ay yung wala to kanina eh, wala akong display. So, testingin natin dito. Kung mag-works, okay. Power on. So, tingnan nyo na lang yung ilaw pag nag-on to. Ayun, nag-on. So, mukhang working tayo guys, working. So, let's see. Okay, mabilis lang. Kasi mag-iinit yung ating chip. Ayun, mayroon siya guys. Okay. So, sa isa naman, di display port naman tayo. Tingnan natin kung okay. So, display port. Ayan. So, display port guys, display port. So, taas, display port. Kasi HDMI nasa gitna. Tapos, DVI nasa baba. So, okay. Try natin, power on. So, mabilis lang kasi wala tayong heatsink. Ayan, may display. Okay. Ayan, okay na. Success. Patayin na natin. Tingnan na natin kung mag-review. BIOS. Okay. Success. Ayan guys. Mukhang success ang ating repair. So, bagamat nang galing sa maraming repair technician, so ayan, nagpapasalamat tayo at naging success yung ating repair. Ayan. So, customers, happy. Ayan, so, kita nyo naman kanina, like I said, so, galing po siya sa marami ng, marami sa ibang technician. Hindi na marami. Hindi na natin alam kung ilang technician. So, makita nyo, may mga plaques siya. Actually, guys, yung ano nga niya eh, yan o, yung kanyang, mga lahat ng biram niya, may mga plaques sa ilalim. So, nilinis ko siyang mabuti. Actually, may mga plaques pa rin. Hindi natin maubos yung plaques kasi nasa ilalim ng biram. Marami siyang plaques. Marami ako nakuha ng plaques dito sa ilalim ng biram na yan. Actually, hindi naman hindi magandang i-reheat ang biram. Ayan. So, ni-reheat yata nang nagawa. So, ito may mga plaques na rin. Nag-try siya dito. Detected naman siya eh. Yun nga lang. Siguro, nag-reheat siya nito. Tapos, kasi, lagyan ng okay. Nag-reheat siya nitong reflow ng GPU chip. Nung nireflow niya, ito wala pa rin display. Siguro, akala niya dito sa GPU chip. Eh, dinamay niya pa to. Dapat hindi niya, huwag niyo na itong subukang ano, i-reflow. Actually, hindi maganda i-reflow. Kung may sira kasi ang VRAM at hindi nagde-display, so, i-test niyo yung VRAM. Hindi niyo kailangan i-reflow o i-reheat ang VRAM. So, ganun guys po nagre-repair. Para sa mga baguhan pa lang. Ayan. Ito, okay lang itong reflow nyo. So, at least, ito nga, pwede nyo takluban mo nagre-reflow kayo para hindi mainitan. Kasi umaangat yan guys, sumitikal yan. Nagka-crack ang bulls nyan sa ilalim. Lalo na yung mga old solder ball. Ayan. Okay? So, ang gagawin ko na lang guys, dahil okay na, success na yung ating repair, may display na, kita nyo. So, ang kailangan na lang ay stress test. So, ito guys, ay assembling ko na lang, then i-show ko sa inyo later. Okay?
Okay, so yung ating tinetest, eto na siya. So 28 minutes, magti 30 minutes na siya guys, na nagra-run. So ayan yung temperature niya. So okay naman siya. Yung ano niya, bar graph, ating testing. So ayan siya guys. Tingnan nyo na lang yung ating specs. So ayan ang ating specs. So, NVIDIA GeForce GTX 1060, 3GB. Then, ano siya, DDR5 na Samsung yung brandang memory. Tapos, 3GB. Then, 192-bit lang siya. So, ang memory niya is nasa 2000. Mataas yung kanyang memory. Yung boost niya nasa 17. Okay, yung temperature niya, papansin nyo, exact lang siya. Exacto lang. Ayan, temperature. Exacto lang siya. Yung temperature. Pan speed, 59%. So, yung kanyang temperature ay 84 degree lang siya. Right? 84 degree. So, yung hotspot niya. So, kanina pa yan, 30 minutes na siya na sa stress test. Ayan. So, yung ating GPU load is 98%. So, ayan. So, okay naman. Pan niya is 60% lang siya. So, still working fine. Ayan. So, okay na siya. Send ko na rin sa may-ari. Kung baling ginagawa natin is Galax GTX 1060 3GB. Ayan. From Quezon City, Metro Manila. So, tagaran yung ating customer. Ayan, guys. So, natapusin na natin yung ating pagre-repair. So, tapos na siya guys. Ready to ship to sa may-ari. Bale, ang naging cost nito guys is no display. Tapos, dahil sa kulang sa piyasa. Missing parts. O may nawawala sa kanya. Malaga important. Yung importante ay yung resistor. So, 3 volts siya guys. Kung 10K siya, ibig sabihin, may lalampas pa rin. May napipilter siya. Mayroon pa rin siyang result na ilang volts. Kung siya ay 3 volts, palagay ng... So, wala ko idea kung gano'n napipilter ng resistor na 10K. So, alam ko na sa mga ano yan. Voltage din yun, may output din. Kasi yun, isang resistor is, ano lang siya, nagre-resist lang siya. Yan. Ibig sabihin, may lampas pa rin na voltage. Kasi hindi naman siya pull to ground eh. Kundi, ano pa rin siya, is B plus pa rin siya. Dinadaanan pa rin siya ng voltages. So, tapos may nawawalang kapasitor. Mahalaga yung kapasitor kasi nasa likod siya ng GPU chip. Yan. Kasi sabi ng may-ari, base dun sa chat niya, ginagamit niya daw before. Tapos, nawawala ng display. Bigla daw nawawala ng display. Tapos, pag pinatay, tapos binuhay, walang display. Yun ang issue. Tapos hanggang sa nawala na siya ng display. Yun yung sabi ng ating customer. So, nag-walk-in siya from Quezon City. Dumayo sa atin dito. Alam ko nakabike to eh. I'm not sure ha. Kasi meron kasi tayong isang customer. Nakabike siya. Dumayo dito sa Antipolo City. Nagbike lang siya galing Quezon City. So, malayo yun guys. Sobrang layo. So, siyempre, marami sasakyan. Delikado. Nagbike lang siya. So, ayan. Okay na yung kanyang pinarepair sa atin. So, shoutout na lang kay Sir Terence. Ang pa-apelido niya ay Sir Terence. So, apelido. Check ko lang. Yan. So, nag-shot sa Workshop X. Workshop X Repair. Ayan. Si Sir Terence. Buen Siseso. Ayan. 3 gig. So, okay na kanyang GPU. It's working fine. So, ready to ship back na sa kanya. Yeah, ibubok niya na lang yun pabalik sa kanya. Yung ating pinagawa. Bali, yung charge natin dito guys. So, sabihin ko na yung charge. Bali, may pinalitan tayo yung piyesa, resistor. So, may bayad yun. Kasi binibili natin yung resistor. Actually, mahal siya. Then, hindi siya basta pwedeng kuhanin na sa donor board. Kasi pag sa donor, medyo mahirap maghanap. Kasi 10K, tapos hindi, wala kasing naka-printed na value ng resistor. Ayan. Kaya, binili natin yung resistor na yun para talaga pamalit. So, okay na siya. It's working fine. Ship na lang natin sa may-ari. So, hanggang dito na lang yung ating pagre-repair. So, muli,
Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong panonood. Ayan. So, sa mga bago pa lang sa ating channel, always, don't forget to subscribe, like, and comment. Ayan. Magtanong lang po kayo. Sumasagot po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa Facebook. Yung ating description, nasa baba po. May description po tayo. Kung gusto nyo mag-send sa akin ng paggawa. So, marami guys akong customer. Ayan. Kaya, kung kayo may magsisend ng padala, kunting pasensya. Kasi pipila po talaga. Mahaba, wala tayong VIP. No VIP, ang workshop fixed repair. So, ang umabot na naman ngayon sa 18 piraso yung ating repair. So, bumaba na. I think nasa 13 pieces na siya. So, napag-repair na ako, napag-repair. Actually, ang GPU repairing ay matagal. Hindi siya kagaya ng mga laptop o ano, na pag may display, okay na. Sa GPU, in-stress test pa natin yan. Either 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Matagal. Diba? Sa ilang testing pa yan. Tapos, parang ano, board ano yan. Ang GPU guys, GPU repair is board level repairing. Hindi siya kagaya ng palit memory, palit yun to. Hindi ganun guys. So, board level ang ating GPU repair. So, yung experience na. Yung experience natin sa pagre-repair ng GPU is na-earn natin sa mahabang panahon, sa matagal na panahon ng pagre-repair natin ng GPU. Yan, so kukunti lang yung nagre-repair ng GPU sa dito sa Pilipinas. Marami technician na nagre-repair, pero yung specialized sa GPU, so iilan lang, mabibilang mo lang siya guys. Ayan, so tatapusin ko na ating video repairing. So, muli, see you on my next video. Bye-bye.